Okay, hi! This is Margo Dragonessa, ang babaeng dragon. And magva-vlog tayo ngayon. Siyempre, kasi ngayon na lang ulit ako makakapag-vlog kasi magsa-summer na. Pero ito, good news para sa mga ka-OFWs ko. Para sa mga OFWs pampagod vibes. Ano ang pwede mong gawin at hanggang saan ang makukuha mo? Makukuha talaga, ayan. So, manood kayo ng ating vlog dahil meron tayong guguluhin. Nandito ako sa Tarlac, sa Tuscany. Well, I'm so unsure. Okay, anyways, bibigyan ko kayo ng konting background. Ang aking i-interviewhin ay isang kadama sa mga ka-OFW ko. Ang ibig sabihin ng kadama ay dati siyang maid. Dati yun, ha? Maid. Dahil siya ngayon ay isang zin. Ano yung zin? Hindi kasalanan. Ang zin ay isang teacher sa Zumba. Yan, nag-enroll siya noon pagkatapos ng kaya. Tingnan mo naman. Meron na siya ngayon mga okrahan. Okra, di ba? Okra. Ayan, ano pang meron siya? Meron na siyang mini farm. Meron siya? Ano to? Ano? Di ba? So, pupuntahan natin siya. Ha? Okay. So, ito yung kanyang bahay. Okay, hindi ko alam. Ah, po, nak. So, kunyari, alam ko, di ba? Yan. Ito yung bahay niya. Oh, pinaghirapan niya yan. Meron na siyang calamansi. Hmm, di ba? Meron siyang oregano. Maganda ang oregano. So, ang ay, oh my God! Meron siya kamatis! Alam mo ngayon na nakakita. Ay, kamatis, lahat. Ay, ito pa, oh, okay, guys. Oh. Anyways, hindi naman yan ang pinuntahan natin. Pinuntahan natin yung ating kababayan. Kababayan. See? Ayan. Tapo! Ayan. Tapo! Si Aurora yung pala yun. Kasama namin daw. Sino naman siya? Introduce mo sila. Ito, si Janet. Hello. Ayan. Okay. So, ang gusto ko, magkakaroon tayo ng OFW house tour. Ayan. Nabili mo na ba ito? Binibili pa lang? Ano? Binibili. Every month. Hindi pa lang. Binabayaran. Oo. So, ito yung kanyang sala. Diba? Ganda. Lahat siya. Dugot pawis. Ayan naman guys. Ang kanyang mga certification. O, PS. Zumba Pro Skills. Zumba. O, tapos ito. Hindi ko alam bakit siya medal ang ganyan. Kinasal yata siya mag-isip. Jenny said, uy, nag-less nails din siya. Yung mga wit. Uy, natulaks yung gabi. Ayan ang kanyang buhay ngayon. So, meron pa rin. Ang dami mong basic step 1, basic step 2 ng Zumba. Ang dami-dami mong basic step. Mm-mm. So, guys, from ano, ikaw magsabi, baka sabihin nila, malilip ka yan. Sana wala kang muta. Ayan, okay, game, final. Ang dating buhay ko, OFW ako ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia. Saan yung ginawa mo sa OFW? First, ano, pumunta ko ng Saudi, naglalaba ako. Ano? Ano ka naman? Nalihiya ka ba? Nag-araro? Hindi. Naglalampaso. Naglalampaso lahat yan. Ilang years ka doon? Ilang years? Now, it's come 5 years. Mga 5 years sa? Instructor. So, 5 years ka nagtrabaho ng saldo nuna. So, nung 5 years ka nagtrabaho, ito yung naipon mo. Tapos nadagdagan na. 2 years. Why is leasing? Nice building. Kaya saka nag-stay sa Riyadh. Hindi ako huwi. Lahat ng pera ko inipon ko yan. Tapos ginawa ko yung bahay na to. Nag-down ako ng 100. Wag mo lang sabihin kung ilan. Basta inspirational. Kung kaya mo, ilan taon ka na ngayon? 27. Nung nag-Saudi ka, ilan taon ka? 23. Ayun. So, nag-boyfriend ka ba? Hindi. Kasi pag nag-boyfriend ka, susunungin ko itong bahay mo na to. So, pakita mo naman, itutuwi niya tayo sa kanyang pinaghirapang bahay. At saka yung mga kanyang kagamitan o social. Sana lang, sorry ka. May aircon. May pa-aircon si Mayor. So, yan. Meron din mga tao. Ayan. Meron din bata. Ayan. Pero tingnan mo yung TV niya, o, di ba? Galing din Saudi lahat to. Ito rin. O, sa lahat ng mga, oo, ang bagan-bagan lang yan. Ito. Salamin. Ayan, sa bathroom niya, ang ganda, o, di ba? Galing, ikan ka ng bahay, ah. Baka sabihin niyo, ayan. May sponsor siya. Buti na lang naman yung banyo, o. Sino may hindi pang dinag-flash? Guys, pag umiihi ka lang, lalo na sa ibang bahay, nag-flash yung ganyan. Diba? Sino kaya sa sarili? Sino kaya sa inyo ang hindi? Ito, meron siyang sarili niya kami. Sabi mo hi! Yan! Yeah. Okay. Yan, mamaya yan. Kalbahan lang, yan ang ating mga... Kasi tayo pagka OFW ang ating binisita. So, this is the very first OFW house tour na ibinigay ko sa inyo. Kasi gusto ko talaga maintindihan nyo na hindi lang... Kunyari, pag sinabi, doon lang sa Amerika, ano lang siya, maid lang siya. So what? Alam mo, ang dami-daming mga maids or mga drivers lang. Huwag nyo nila lang yan dahil doon kayo nag-uumpisa. Pagkatapos, naging ano na sila, naging abogado, ganyan. So, ito yung kitchen niya na madumi. Pero okay lang kasi, alam mo, meron pa siyang mga ganyan. So, lahat, sa lahat ito. Riyadh. Sa Riyadh ito. Ano, binili mo? Oo, ang bagambag. Mga donasyon. Yung mga amo niya, ayaw na to. Ayan. Tapos may kasama pang mga dirty clothes. Sa Riyadh, pag ayaw nila in Ramadan,
Mm-hmm. They are giving with you. Ano tawag doon? Hadiya. Hadiya. Ang hadiya is, yes. Kasi sila, ang Ramadan nila is parang Christmas. So, ipawin mo naman kami sa iyong room. Parang, sige, akyat ka doon. Kailangan talaga pakitang gano'n. Yan, tingnan nyo naman guys, so. Diba? May presyo pa. Lahat ng gamit dito may presyo. Kasi makakakakong malakaw, no? At least, sabihin mo magdala ko, 245 lang pala. Huwag na kawawa naman. Ayan. So, ako suggestion ko sa inyo gano'n. So, ilang parto ito? Aircon. Ay, ito si Patrick. Talaga? Oo. Talaga? Elementary? So, dito siya. O, para stay na lang siya dito. Oo, dito lang siya. Hindi siya pwede lumabas. At least may aircon, may kompleto, diba? So, wala mo nakakita ng gano'n. O, next, ikaw. So, puro maleta ito. Meron tayong pagkabuhay. Ay, ang dami! Ang dami! Ang sarap! Wow! So, this is your room? So, puro bra. Obvious, walang lalaki dito. Dahil wala po siyang asawa. Hindi kailangan sa kasagutan ay asawa. Tama. Oo. Ikaw ba gusto mo kal dito talaga eh. Teka muna, importante ito. May mga sumput-sumput na. OFW. Sino to? Si Ate Sien. So, Ate Sien, nandito yung iba. Bakit kawawa naman tayo talaga? Kaya ako yung ko naman sabi. Lahat talaga, ilang kilo yung dinala mo? 30 kilos lang. Para lang paminigay mo, di ba? Para kasi Santa Claus, ayan. Ano taong tayo na ganito? Oo, sige, kawawa ka na lang. O, may mga pangalan. Yan ang Pilipino eh, di ba? May mga pangapangalan na yan. Uy, depende kasi sa ano mo eh. So, pakikisama mo sa kanya. Pag medyo mabait ka sa kanya, medyo yayamanin na yan. Tsaka, goodbye ba? Pag ka medyo wala kang kwentang kasamang barkada, M&M's ka lang, ganyan. Yung mga libre-libreng kitkat. Kaya kayo, pag tinatawagan nyo kami mga OFW na, hindi mo nalaman na kami kinamusta. Kung buhay pa kami, mga hinayo pa kayo, sasabihin nyo agad yung kapitbahay nyo. Kayo na hospital. Lahat! Yung garapata ko may sakit. Padalan mo ko ng pera. Diba, no? Daming drama. Tigilan nyo na yan. Ito yung example ko sa vlog ko na ito is to give you more, ano, yan. Dapat tayo, may pangalan. Sa letra, ano, marami mga pangalan na yan, diba? Yan tayo. Okay, Benny. Sa turno, si ate. Diba, no? Ganyan talaga tayo. Pinahirapan natin ng mga isang taon. Ganyan. Ang bilis maubos. Tapos, pagka ganito lang ang nakayanan mo, ano sasabihin nyo sa amin? Report naman, no? Tagal-tagal sa Saudi. Tatlong taon. Tapos, ito lang binigay. Ang kakapal na mukha ninyo. Buti nga, pero mami. Two years po. Proud to be a kadama. 2 years lang. 2 years. Okay. Tapos, and then, hindi mo the ba naisip, years, hindi mo naisip na, ay, mag-aano na lang ako, mag-asawa na lang ako, ayoko na, pagod na ako, hindi ka naman hindi napagod. Pa. Hindi pa siya ngayon. Talaga. So ngayon, after nag-expired yung contract mo, di, and contract ka na, di ba? O tapos, anong ginawa mo? Paano ka naman nag-start maging gym, ano, instructor? Ano naman nakain mo? Si Dr. Ismael. Oo. Ikaw una nagbayad ng enrollment mo or sino siya, mayroon nag-sponsor? Siya nagtulong. Inas niya ako kung anong gusto ko. Sobrang bait talaga niya. Parang father natin siya, oo, right? Tinulungan niya ako, tinanong niya ako, gusto mo ba maging chef? Mm-hmm. Or ano, gusto mo na lang ba dito ka na lang maglinis? Mm-hmm. Sabi niya ganun. So, sabi ko, gusto kong maging... So, nakikita niya ako laging sumasayaw. Mm-hmm. So, sabi niya, gusto ko maging instructor kasi instructor din siya dati. So, ngayon, doktor na siya. Mm-hmm. Mahilig siyang tumulong sa mga katulad natin. Yan. Eh, pabigyan ko lang ako yung background. Ako din, na-meet ko siya kasi kinuha din ako ni, parang manager siya doon sa isang malaking compound ang tawag doon para sa mga royals. Tapos, ako yung instructor. Tapos, siya noon, nung dumating ako sa Saudi, instructor ako noon, siya yung kadama pa siya noon. So, ngayon, at least, kahit pa paano, na-inspire siya. Yes. Oo. Lagi ko nakikita si ate. So, sumba. Sasayaw. Ay, mahilig ka rin sumayaw. Oo, mahilig diba? Ako sumayaw. Pero ang sayaw ko dati. Ayaw din sayaw. Yung sayaw ko dati, ano pa, wala siya sa timing, wala nga. Oo, tapos sumatalbog-talbog ka lang. Pero nandun yung passion. Oo. Tapos, ano, sabihin mo sa kanila, kung ano yung first experience mo, umiyak ka ba? Gusto mo bang mag-back? Ay! First mahirap, time! Mahirap pa sa mga katulad ni mo na nasa Saudi. Manginginig ka talaga. Oo. Matatakot so, ka. So, anong ma-advise mo sa kanila kung anong gusto nila pagka ganun? Tuloy ba nila yon? O mag-asawa na lang sila ng mga... Ay, hindi. Paano? Kung talagang gusto mo umasenso, ituloy mo, huwag ka matakot, pray ka lang. Yun palagi. Lagi ka mag-pray sa kanya. Kung namimiss sino mo yung Pilipinas. Baka iba pang pray nila sa kanya. Si God, ayan, or si Allah, o kung sino man ang God nyo. Mm-hmm. Isa lang yan. Oo. Right? Yun! So ngayon, ano ang mangyayari sa'yo? Ano pa ang mga dreams mo? Ngayon, ano pinag-aaralan mo? Pakita mo naman yung mga
ano mo, pinaghihirapan mo. Ayan. Ngayon, meron akong exam body balance. Mm-hmm. Ano yung body balance? Yoga, flexibility, strength. Bakit? Yun ang pinag-aaralan ko. Bakit mo kailangan pag-aralan yan? Pati mo, ano naman mga yan? Sulat mga sulat ko, mga sulat ko. O, paano mo nalaman yan? Ganyan, susulat. Nanonood tayo ng video, tapos meron tayong choreography. Mm-hmm. So, kukuha ka kung anong gusto mong So, gusto mo yan? Yes! I love less meals. Less meals. Explain mo kung ano yung less meals. Tapos, less meals, international. Is international. Kahit saan ka magpunta, pag certified ka na, pwede ka magturo sa Amerika. Paano maging strong pag nasa Riyadh ka. Ano lang, trabaho lang na trabaho. Isipin mo paano lalaki yung pera mo. ganun talaga. Pag tumatawag sila sa'yo, kailangan pera. Sige, bigyan mo. Pero wag lahat. Magtira ka para sa'yo, mag-ipon ka, kasi especially kung may anak ka, i-save mo yung para sa anak mo, i-save mo yung kung may, kung ako, naguhulog ako ng bahay, i-save mo yung sa bahay mo, anak mo, bahay mo. At kung halimbawa may tatawag sa'yo, may problema, magbigay ka kung ano yung lang kaya mo, huwag mong ibigay kung ano yung gusto nilang lahat. Kasi pag binigay mo yun, ikaw ang kawawa, wala kang matitira para sa'yo. Tsaka lagi kang mag-pray. Yun ang pinaka-importante. At tsaka importante, nag-enjoy ka sa trabaho mo. Kasi kung hindi ka nag-enjoy sa trabaho mo, wala. Walang mangyayari. Kasi maraming nangyayari sa Riyadh na talagang meron mo yung nagbibigti. Yung mga hindi ko pinapakain. Tsaka kung okay ka sa trabaho mo, tumulong ka. Huwag kang madama. Yun. Paano naman nila ma-reach yung goal na na-reach mo ngayon? Yung na-reach ko. From Kadama, from Maid. Ngayon, Zin ka na, instructor ka na. Ako din, hindi ako makapaniwala. Sa sweldo. Hindi ako makapaniwala. Sa sweldo. Mas malaki yung sweldo mo ngayon, syempre. Huwag kayo mag-alala kasi exempted ka sa tax. OFW ka. Walang tax. Dati, nag-umpisa ka, magkano sweldo mo? Ang sahod ko, unang-una, 1,700. Pero ang... Pesos? Ay, 1,700 riyal. O, magkano yun? Actually, ang kontrata ko is 1,500. Pero sa mabuti tayong mabait yung amo natin. So, may food ka doon. Mabait yung amo natin, naging 1,700 in 2 years. Every month yun? Oo. So, magkano yun? So, 1,700, almost 17,000. Riyal yan. Riyal. Okay. 17,000 pesos. 17,000 pesos every month? Yeah. In riyal? In peso. Ay, in pesos. Tapos doon, 1,700. Oo. Ngayon, magkano na kinikita mo? Ngayon, nung una... In 1 month lang muna. Compare mo sa 17,000. Okay lang. Okay lang. Hoy, hindi porket sinabi niya kung magkano yung kita niyo, utangin niyo na. Kapal naman ang mga mukha niyo. Sa akin, sa gym? Sa lahat-lahat. Lahat-lahat. More or less. Umabot ako. Sandali na nagbibili siya, nababayad siya ng sarili niyang bahay, ng tubig, may anak siya, walang sumusuporta sa kanya, kaya huwag makapal ang mukha. Iba-iba, depende. Oh, sige, basic. Yung pinakamalaking nakuha mo. Pinakamalaking nakuha mo ng naging instructor ka. Itong year na to, sa isang value. 8,000. This year, continue 8,000. 8,000 per month? Yeah. Magkano yung 8,000 riyal? 80. Ha? 80. O, sabihin mo. 80,000. Pesos per month. Per month. Yun ang nakuha mo. Compared sa nung ikaw ay Kadama? 17,000 pesos. And then, now, upgrade? Mm-mm. 80. O, di. Pagka ako na yan, magkano na ako? 100. Ay, malaki ang sahod ng instructor. Totoo. Nung ako po yung naging instructor, nung dumating ako sa kanya, in fact, mababa ang sweldo ko noon. Kasi that time, mababa. Pag bago, mababa. Oo, 40,000 ako noon. Pero kung bumiyahe ako, let... 90,000 na ako, no? Dapat. So, ngayon, you're getting that na. So, I'm proud of you. And I am so proud of you. Thank you very much. I love you. Guys, you have to support and be proud. Huwag niyong kinahihiya kung saan kayo nanggaling. Kasi, kung hindi kayo nanggaling doon sa kahirapan o kung ano man yon, kasi yung iba, nahihiya sabihin yung trabaho nila. Alam, I love you. Alhamdulillah, shukran. And please subscribe my channel, Margo Dragonessa. Like na rin po, pakishare kung gusto niyo ng maraming inspirasyon. And yung Thank you very much, mga guys. Siyempre, ito yung very first vlog ko sa mga OFW. Hindi natin pwedeng pabayaan. Kailangan natin ng mga pangkabuhayan. Yan, program para sa ating mga kababayan. At dahil dyan, bibigyan natin si Zin Jenny ng pangkabuhayan. Kaya sumama na kayo dito tayo. Congratulations sa'yo and I am so proud of you. Dahil dyan, bibigyan ka namin dito sa aking YouTube dahil wala pa akong subscriber. Yan. So meron ka Zin Jenny Stallone and Okra Farm. So guys, pag nagarap kayo ng Okra Farm, pumunta lang kayo dito sa kanyang farm. Congratulations! I'm proud of you! Bye! So,